mga possible picks dito that would disrupt the lineup of Team Secret. Pero mga kaibigan, ito na ang ating phase dahil excited na tayo makita ang ating first game sa ating upper bracket. Matik yan, first brand. Bigay mo na, Gragas. Gragas will be banned for the side of Team Secret dito. Talagang ayaw nila ibigay yung champion na kaya pumunta sa kahit anong lanes. Pwede mag mid lane, pwede mag baron lane, pwede rin mag support. And Amian Esports, kakasabi mo lang, GG Spear, maganda yung pagkakapick dito ng Darius sa side ng Team Secret. Kaya nire-respeto to ng Amian Esports, mga kaibigan. And ngayon, ang susunod na ban dito ng Team Secret will be the Piora. So most likely, more on the baron lane yung mga nababan dito sa game number 1 natin. At mukhang napipilayan dito si Azar and Jelson. Open pa yung kabel natin, GG Spear. Pwede natin sabihin na pwedeng i-secure to ng Team Secret or baka mag-pick muna sila ng other champions, but no, Team Secret kukunin na kagad nila etong kahiro, etong champion na to. Oh. And Amian Esports, GG Spear, they will stick sa ating Janna and the quirky composition sa may bandang Dragon Lane. And look at Azar, pangiti-ngiti lang. Indeed. This is very interesting from me and Esports. So this is going to be the first time that we'll be seeing itong si Demo nagagamit ng Corki sa ating playoffs. It's been, I think, for the past previous game na ginawa niya dito, lagi niyang pinipili itong si Zaya. Zaya, kung kahit nagulo talaga tayo sa kanya naging performance, mga kaibigan. Pero Trevor, Lee Sin, mapapasa kamay niya itong si Lee Sin. At malaking bagay ito for Trevor to set up the team fight para magkaroon ng magandang pressure sa mga labanan na mangyayari dito. So ito yung isa sa mga nilook forward natin. They also have Galio and Camille. Kung saan Camille, nakita naman natin, alam naman natin kung bakit ganyan, kung paano maglaro dito si Azar with that Camille. And a good bounce once again, gaya na sinabi mo dito. Pero Chiwi, once again, sa kanina naman si Varus, pero naginamit niya kahapon sa kanilang laban. Yup, and there you go. Varus is here. Ladies and gentlemen, GG Spear, we can say ito yung Airy type na Varus na nakita natin. And Seraphine for James or bago mamit nito si Tatsuri. Usually kasi itong player ni ito kasing player ng Team Secret na si Tatsuri and James, sila usually nag-swap ng champion. Pero for this game number 1, we can say this is gonna be a support Seraphine, no? Mula dito sa side ng Team Secret. At uli nating nakita itong Seraphine ng Team Secret dun pa sa qualifiers or group stage ng Luzon. At ngayon muling nagbabalik dito sa finals ng upper bracket between Amian Esports. We can say na pinagandaan ito ng Amian na pwedeng ilabas ng Team Secret etong babaeng kumakanta. At look at the lineups na meron tayo, GG Spear, the Garen, mula dito sa side ng Amian. Ladies and gentlemen, game number 1 para dito sa Team Secret versus Amian Esports. Wow, napakaganda mga kaibigan ng ating visual doon kung saan nakita ninyo talaga ang ating matchup dito. Team Secret versus Amian Esports, handaan nyo na yan dahil ang mid lane natin ay magiging si Garen versus Seraphine. Nakita naman natin na kanina, ina-expect natin na magkakaroon ng mid lane na Kali dito. Pero instead, they're gonna be having Garen in the mid lane for Mitsura dito. Inamin na kagad ang kanyang Ignite at sinuntok kagad na kanyang Decisive Strike. So medyo aggressiveness coming in from Mitsura, just showing the dominance sa kanyang champion dito against Tatsuri. Oh, this is the first time na nakikita natin yung gantong klaseng lineup sa side ng Team Secret. No? A Baron lane Lee Sin, then a jungle mula dito kay Trevor. So we can say na may 9 games GG Spear ng Team Secret itong Amian Esports. And look at the matchup na meron tayo sa may bandang gitna. Garen mid lane and the Seraphine. We can say na lamang yung ating Tatsuri dito because of the range difference na meron sila. And yung Garen dito, ang gagawin niya lang naman usually is to clear the minions and bumalik mismo sa mga towers na meron siya. And kung mapapansin natin dito, GG Spear, both teams natin pagdating sa may Dragon Blade, nagkakabigan sila mga skills ng mga normal damage. But we can say na medyo may kalamangan dito yung Team Secret because of the Galio support na meron dito sa may bandang baba. But look at this, Chewie with the low HP, GG Spear. Muntik na baka isa dito, no? I just realized, ngayon ko lang napansin, Azar pala ay gamit na lead sa top lane para lang i-counter itong si Akali with yung kanyang Tempest dito, no? Para lang makita niya kagad dito with a vision, pero hamas na nga ito ang boy sa botting. Napakagandang durant dito under the torrent, mga kaibigan. Mukhang mabubuhay pa rin naman kahit papano dito si paring Hames, and that will be the failed
initiation for the side of Amian Esports, but still a good one para ma-force mismo yung mga spells na binibigay ng isang ibang miyembro ng Team Secret. And as of now, GG Spirit, kung mapapansin natin dito, pares tayo ng gold lead, 2 minutes in the ball game, pares nakuha ng magkabilang grupo yung scatter natin, at kung magkakaroon tayo ng onting creeping slang, onting minions lang, onting clear the minions lang, pero sa may bandang gitna natin, Hames ng gugulo sa may bandang gitna, and Mitsura, Ortros as well, alam nila kung saan pupunta ang isa't isa. All that thought, Berting, dahil right now we're seeing that first item para kay Akali dito kay Carl ay wala iba kundi BF Sword. Again, we talk about yung kanyang pagkawala dito ng magic, ang physical damage sa kanyang perfect execution, kung kahit medyo kataka-taka, pero malalaman natin kung anong plano dito ni Carl, no? I am predicting na bukang mag-build kagad siya, either Guardian Angel or Sterax para sa kanyang champion, dahil melee siya would give him a little bit of a shield para sa kanyang safety na dito for that champion. Wala na kayong naisip kasi imposible din mag-infinity edge siya dito. So we'll see kung ano pang nasa isip dito ni Carl with the triple L sa kanyang plano with that champion. Medyo mahirapan dito, no? Pagdating sa damage talaga si Carl dun sa may bandang baron lane, because this is a Lee Sin baron lane. More on damage, meron din siyang crowd control. Magandang matchup to for the side of Team Secret kasi alam nila kung paano counterin, no? Yung itong isang Akali sa may bandang baron lane natin. Ang magiging problema lang siguro dito ng Team Secret, GG Spear, pagdating siguro in the late game because of the lineup din na meron mismo yung Amian Esports. They have the hyper carry, quirky, also the burst damage na pwedeng ibigay mismo ng perfect execution ng isang Akali. And Team Secret ngayon, kung mapapansin natin dito, GG Spear, nagiging maingat sila, same with Amian Esports. Hindi sila masyado nagko-commit dahil ilang segundo na lang ay lalabas na ang unang dragon ng ating laban. Yes, sa totoo lang, Berting, no, looking at these two, the lineup of these two teams, talagang more on, nagre-realize sila dito sa potential nila to win the team fight. They have, you know, the effectiveness dito na pagsasama-sama dapat, kung kaya during the laning phase, tamang pachi-pachi lang, tamang paghuwala ng mga farm dito. Pag nagsabay-sabay dito, yung Chain of Corruption, tapos yung Anchor coming from Tatsuri, with that Seraphine, sigurado, deadly lineup para sa kanila. Pero ganun din naman for Team of Amian Esports. Ayan na, up na ang Guardian Angel ni Carl dito, again for safety, para mas maging makunot siya, para meron siyang enough survivability during the team fight. Mangyari na ang Dragon Fight. And tingin natin kung sino ba ang makakuha ng DR dito. There go the Sonic mula dito kay ating Azar. Pero dati sa good naka mula sa imang miyembro ng Amian Esports. But look at this, Trevor will secure the DR. Ladies and gentlemen, the assaulted battery mula dito kay parang Jensen. Pero isa na mamamatay sa side of Team Secret. Gawin mo pang tatlo. And Trevor, Chewie, Tatsuri, and Hames will fall down. And Amian Esports, the first official team mix in just 5 minutes with a 5-0. Nang ganun lang ang kapalit nun ay dalawang miyembro lang ng Amian Esports, Gigi Spear. Kakaiba yung ginawa dito ng Amian Esports. Now I know why they have Garen in the mid lane and Carl for that Akali sa baron lane natin. One reason, they really have to make sure na meron silang enough champion to take the front line of Team Secret. Grabe. Nasa loob lang dito si Mitsura. Nakita mo yun, sinalo nila yung damage sa loob. Mitsura, despite with that champion, no? Sunfire cape pa lang yung kanyang item dito. Oh. Pero tanky enough na to survive and sustain all the damages coming from the members of Team Secret. At this is one of the reasons why they also have Guardian Angel as first item kagad for Akali dito. They really want to take that survivability at pagsadagfest sa loob ng frontline at backline ng Team Secret. Yup, and sobrang ganda na pagkaka-initiate, no, ng ibang miyembro dito ng Amian Esports. Yung Anchor ni Tatsuri, I think tumama lang siya sa dalawang miyembro ng Amian Esports. Pero ang pinaka-crucial kasi doon, the assault and battery ni Nelson, talagang nakapasok siya sa may pinaka-gitna ng Team Secret. And Mitsura just doing his job, no, if not, kumuha ng lakat ng damage siya, pwedeng ibato ng Team Secret. Look at this, Chain of Corruption mula kay Chewie, and hero entrance as well from Hames, pero hindi mabubuhay mismo yung pinaka-core champion nila. And look at that, mga kaibigan, apat na miyembro sa side ng Amian Esports ang papasok mismo sa first tower ng ating Team Secret. And Jelson will slay Hames dito. Mga kaibigan, they will still use the Herald sa may bandang gitna natin. Makakuha pa ng isang tower dito. At di pa tapos ang laban natin, Gigi Spear, dahil sa may bandang baba, the Moonstone will commit. Azar will fall down. At susunod na si Baron Trevor. And that is a 4-0 again in favor of Amian Esports. What is happening, Amian Esports?
gaining the upper hand kahit sa ang sitwasyon dito, no? They have the lead. Again, the flash in coming from Ortros dito. We don't normally see that Janna nag-flash in para mag-initiate ang teamfight. Pero siya, with the slow na pwede niyang ibigay, talagang dinidistribute niya lang at binibigay niya lang lahat ng pwede niyang ibigay dito. Pero Mitsura, going very aggressive in the mid lane. Nakuha na nila ang first tier turret sa mid lane at the dragon lane dito. And we're seeing how dominant right now ang AMIAN Esports sa ginagawa nilang performance. Yup. AMIAN Esports, Geeky Spears, sobrang ganda ng rotation nila. Alam nila kung saan sila pupunta dito. And Team Secret ngayon, mga kaibigan, nahihirapan sila kung paano ba magre-respond or magre-respond sa mga gantong klaseng rotation for the side of AMIAN Esports. Kasi lagi silang napipickups After getting a two champions, dun mismo sa gitna, bigla silang dumiretso sa baba. And hindi inaasahan ni Trevor yun na ganun katinde yung punat na meron mismo yung isang Garen pagdating mismo sa first tower. And as of now, AMIAN Esports, kung mapapansin natin dito, GG Spear, kinukuha na nila lahat ng first tower dito ng Team Secret. Walang magagawa ang Team Secret kundi panoorin yun. Talagang nahihirapan sila dito pero magkakaroon na naman ang teamfight dito sa may ating blue buff. Redemption, Anchor will connect, Assault and Battery mga kaibigan. Nakomita rin dito ni Parin Chewie yung kanyang Chain of Corruption. Pero the Hero Entrance from Hames will not connect. Masyadong malalim dito si Parin Tripor. But look at this, Mitsura, umigod ang Parin sa Rider mo. Pero mapapatay pa rin siya, special delivery mula dito kay Parin Dipon. Mamamatay dito isang miyembro ng ating Team Secret. Gawin mo pang dalawa and that will be a 1-2 exchange in favor pa rin naman ng Team AMIAN Esports. Muntik nang mamatay yung isa, but still the damage na binibigay mismo ng ibang miyembro ng Team Secret, Geeky Spear, ay hindi enough para makakuha pa ng maraming kills. Medyo na late ng konti si Demon dito, no? Kinuha niya lang yung kanyang package para misponde sa kanyang tropa. It could have been enough para ma-proc sana yung Guardian Angel kahit paano ni Carlito. Pero with that Guardian Angel still up para sa kanilang team, more advantage pa rin na manalo sila dito for this Dragon Fight. Susubukan nga pong i-contest ito ng Team Secret. Malalaman natin yan dahil sinusubukan na nilang pumesto at this part of the game. Pero wala na ang pagkakataon dito. Pero Tingno, I just realized right now, nakikita natin kung gaano ka-dominant ang AMIAN Esports against Team Secret. Pero again, this is still early game, no? Going for the mid game pa lang tayo face ng ating laro. And the lineup of Team Secret is medyo relying again sa kanilang item scaling champions dito with regards to having Tatsuri na gumamit sa kanyang Seraphine. So kailangan niya na mas maraming AP para mas maging mas solid yung kanyang burst damage, together with of course we have Trevor para sa kanyang Camille at Azar naman para sa kanyang Lee Sin. So more on, kailangan pa nilang makakuha ng enough item dito para makapalag talaga sila sa laban. Yup, grabe si Carl dito. Look at the items, no, na meron siya, GA and the Leech Blade. Sobrang sakit na ng normal damage nito ni Carl. We know naman na nerf yung Akali dun mismo sa mga magic niya. Ngayon ang ginagawa dito ni Carl, nag-focus naman siya into the physical damage na hindi masyadong kayang sustain ng Team Secret as of now dahil sa kalamangan na meron dito yung AMIAN Esports. Kung mapapansin natin dito, mga kaibigan, tatlong tower na nakukuha ng AMIAN, Geeky Spear, isang dragon. Pero kung mapapansin natin yung gold difference mula dito sa magkabilang grupo ay sobrang laki, 8,000, hindi biro yung ganyang kalaki. At ngayon, AMIAN Esports, they want to get the BR dito. Pero yung ibang miyembro ng Team Secret ay walang vision kung nasan ba yung ibang miyembro ng AMIAN. And look at this, Team Secret, talagang ibibigay ba nila itong BR? Kasi if ever na makuha ito ng AMIAN, sobrang laking advantage na, pero hindi nila ibibigay yun. Look at this, daduran mula dito kay Hames. Hero Entrance will not connect. Mga kaibigan, the Moonson as well para sustain lang yung mga damage na binibigay mismo ng ibang miyembro ng ating Team Secret. But Hames will fall down, Tatsuri as well. And Mitsura, hindi niya kayang itake yung damage na binibigay ng isang Varus. And there you go, Azar will fall down as well. And AMIAN Esports again, Geeky Spear, 1-4-3 trade and sila pa rin ang may kalamangan doon. Dito natin nakikita kung gaano talaga ka-effective yung strategy na ginagawa ng AMIAN Esports. So, ginawa nila ito kahapon nung kanilang laban dito kung saan they baited out itong Baron. Pero this time, they're actually committing na kunin itong Baron na ito. Chibi nagkaroon ng pagkakataon na mag-free hit siya, pero yun nga lang, syempre, not gonna be enough kasi the backline of their team is being invaded na kaagad ni Mitsura dito during those teamfights. Lagi siyang nasa loob ng teamfight at nagkakaroon ng pagkakataon si Carl dito na makapag-dish out ng damage as well with that Leech Bane alone, at unti-unti pa siyang nagkakaroon ng mas marami pang AP items. Guardian Angel, I think kaya niya lang binuild dito para lang syempre for the second life
Kasi nga, currently, yung kanyang damage dito is more on relying na sa magic. So, alam mo yun, nawala na yung dati na medyo meron siyang kailangan AD na proc na kanyang ultimate. Pero, grabe talaga. The intense matchup from these two teams. 5-0-6 pa si Carl dito sa laban na ito. Yep, and ito ang iiwasan natin eh, no, GG Spear. Pag meron ka kalaban na Akali is makapag-online siya nang mas maaga. Pero kasi ngayon, ang nangyayari ngayon, GG Spear, 6-0 with Carl. At ang hirap siyang patayin dito sa side ng Team Secret, even though na meron silang crowd control mula sa Chain of Corruption at Hero Entrance. Kung mapapansin natin dito, Amian Esports, Diab the Monsoon, mula dito kay Orthros to show all the players dito sa side ng Team Secret. So talagang hindi nila masyadong kayang i-execute itong ibang miyembro ng Amian Esports because of the sustain na binibigay mismo ng isang Janna. At kung mapapansin natin dito, yung items difference sa magkabilang grupo ay sobrang laki. Even in the Golded, look at the Golded na meron tayo, 9,000 kung di ano kamali, almost 10,000 na. And with the 5-0 standing of Carl, we can say na talagang any champions sa harapan niya ay kaya niyang i-burst damage. Especially the Lee Sin, no, ni Azar dito, dun mismo sa ating Baron din. And sabi ko nga sa'yo, Berting, no, right now we're seeing na Mitsuri with those item builds, Sunfire Cape, yung kanyang force of nature dito, more than enough to tank all the damages coming from the members of Team Secret dito. So that's one champion they have to keep in mind, they have to worry about. Yan yung parang ano, no, sinasabi ng mga girlfriends niyo na the guy you don't have to worry about, no? Kung kaya di mo kailangan intindihin sana, pero kailangan mo talagang intindihin yan dahil iba yung pressure na pwedeng ibigay dito with that Mitsura na mid lane Garen. Season 1 yan eh. Season 1 yan ng LoL PC, di ba? Nakikita na even mid bot Garen, di ba? Oo, at mukhang ano eh, at mukhang itong Team Secret, mukhang itong Amian Esports sila ata ang Naruto eh. Ng Wild Drift, no? Kasi sa ano natin sila nakuha, sa huling-huli pa ng group stage natin sila nakita, at ngayon pinapakita nila dito yung improvement na lalong-lalo na nung nearest ay nung bagong patch na meron tayo. And as of now, Team Secret dito, GG Spear, hindi natin naasahan ng ganito klaseng laro ang ipapakita ng Amian Esports kontra Team Secret. And we can say na lamang ngayon itong Amian Esports pagdating sa objectives, pagdating sa gold, at pagdating din sa items, also the levels na meron tayo, dahil Team Secret, lahat ng clash na nagkakaroon, GG Spear, is lamang ang Amian. And look at this, BR, they want to get the BR, pero anong gagawin ng ibang miyembro ng Team Secret? See? Tamang best one lang, pero Mitsuru will go in bad. No, Duduran will commit mula dito kay paring Hames. Ngayon wala na siyang AOE dot Aton. Sige natin kung anong gagawin dito ni paring Azar. Azar will go in, exit ultimatum, hero entrance, but why will get that BR? Oh. Tapos na ang mission dito ni paring Jackson, but look at the damage na binibigay mismo ng ibang miyembro ng Team Amian Esports. Tatlo ang wala sa Team Secret, and that would be Chewy, Tremor, and Azar. At mukhang susunod pa si Pari Tatsuri and Hames, si El Capitan ang natira. Nandito na ang Amian Esports. Galio ay tatakbo. Hames just trying to buy some time para hindi siya mamatay, but I think this is it, Pansit. Amian Esports, GG Spear, that is the our official team ace, brought to you by O4Reno5 and Amian Esports, will get the game number 1 of best of 3 series dito mismo sa upper bracket ng Icon.